Amante, hindi ko ipaampon ang anak ko. Gary, isipin mo, hindi lamang anak mo ang giginawa, pati kakambal niya, pati ikaw, pati si Susan. Uulitin ko, hindi ko maibibigay sa'yo ang anak ko. Gary, bibigyan kita ng 50 mil. Kahit 70 mil, kahit 100,000 piso, kahit ngayon, basta ipaampon mo lang sa akin ang bata. Bibigyan kita ng isang matatag at magandang halang buhay. Pagbigyan mo lang pakiusap ko sa'yo. Kahit ngayon, bibigyan kita ng 100,000 piso. Basta ipampo mo lang sa akin ang anak mo. Huwag muna yan ang pag-usapan natin. Gusto kong marinig, paano natin palalabasin kay Elmira na anak nyo nga ang isa sa kambal ko? At isa pa, paano hindi malalaman ni Susan na ang magiging kasunduan natin? Teka, yun eh kung magkakasundo tayo. May paraan ako para kay Elmira. Simula pa lang, ayaw niya magtagal dito sa ospital. Kaya, iuwi ko muna siya. Kunwari, may iwan dito ang bata. Kakausapin ko rin si Dr. Angeles. Sabihin ko na huwag niya sabihin na matay ang anak namin. Maintindihan ako noon dahil alam niya kalagay ng asawa ko. Kaya kahit sinong bata iuwi ko, hindi niya makikilala. Paano si Susan? Gary, kung sasangkayan ka sa sasabihin ko, bakit hindi natin palitawin ng isa sa anak mong kambal ang namatay? Babayad namin dito sa ospital, eh. Pasya ba ito ni Gary? Tama naman siya, eh. Dapat lang maging praktikal. Kaya paano? Kukunin ko na yung kambal. Naku, hindi rin daw pwede. Ha? Bakit? Kulang yung pera namin ni Gary, eh. Kailangan daw makumpleto muna bago pwede itubos yung mga bata. Oh, eto. Kunin mo na ito. Dagdag mo sa pambayad niya sa ospital. Oo, Del. Sige na. Alam mo, pinag-ipunan namin yung dalawa nila, Green, para sa panganganak mo. Nakakahiya naman sa inyo. Pero alam nyo, hindi rin daw pwedeng iuwi yung bata, eh. Kasi may sakit daw yung isa, kailangan pang alagaan. Napakabuti nyo ng kaibigan. Ano na kaya kami kung wala kayo sa buhay namin? Hmm, tama na nga yan. Pinalulungkot mo lang ang araw natin, eh. Oo nga, naiyak na rin ako, eh. Pero alam mo, huwag mo namang tatanggihan yung mga tulong namin sa'yo. Dahil malay mo, parang araw, kami naman yung matutulungan mo. Oo nga, o ano? Hindi mo ba sisilipin ang mga anak mo bago ka umuwi? Hindi na, sabi kasi ni Gary, siya na raw ang bahala sa kanila, eh. Kaya ko naman eh. Huwag mo ko alalayan. Papakita ko sa'yo kaya ko. Baka mabinat ka. Pagpabukas na kaya natin. Huwag naman matuntaong to. Pagkatapos mo ko iyayang umuwi ngayon, babawiin mo.
ayoko na dito eh. Paano kasi minamadali mo ako eh? Kaya ko naman eh. At saka, kahit hindi mo ako pabayagan, magpupumilit ako mo eh. Lalo ko nanghihina dito eh. Tamo, kaya ko, kaya ko. Pero, paano yung anak natin? Ano ba sabi ni Doktora? Eh, pinaiiwan ni Doktora eh. Pero huwag daw tayong mag-alala. Sisigurahin lang dyan na nasa mabuting kalagay ng bata. Bigla kasing sinipon eh. Pero baka bukas maiwi ko na yun. Akong bahala. Tamo, sabi ko siya kaya ko niya. Halika na, umuwi na tayo. Sige na. Nangihina ako dito eh. Iyan na ba talaga naging desisyon mo, Mr. Del Valle? Wala akong ibang maisip na parang, Doktora. Siguro naman eh, hindi kaila sa inyong kalagay ng aking asawa. Umiiwas lang ako sa isa pang trahedyang maring dumating sa aming buhay. Sino pang nakakaalam ng kasunduan ito, ninyong dalawa ni Mr. Davis? Pangatlo kayo, Doktora. Kaya pangako niyo sa akin, pananatilihin natin lihiman lahat. Kung sakaling matuklasan ni Almira ang katotohanan, ako na kong bahala magpaliwanag sa panig ninyo. Well, for humanity reasons, eh, susundin ko ang desisyon mo. Pero, para maging legal ang lahat, kailangan mo ng adoption papers upang wala kang pananagutan sa magulang ng bata. Yan nga ako, Doktora, hinihiling ng ama ng bata eh. Pero, kailangan pa ba yun, Doktora, kung palalabasin natin tunay na anak namin ng bata? Hindi sa habang panahon ay maitatago mo ang totoo, Mr. Del Valle. Mas makabubuting ihanda mo ang iyong sarili para sa araw na iyon. Susundin ko pa yun, Doktora. Ito ang death certificate ng anak ninyong dalawa ni Almira. Makikiramay ako sa'yo, Mr. Del Valle. Salamat, Doktora. Bakit minadali na pa umiwi ka ako si Mrs.? Eh, mahinang-mahina pa mo siya. Ba't nakikailam ka? Gusto niyo ka pera na ako, ano pakailam mo? Hindi naman sa ganon. Kaya lang naaawa lang ako sa asawa ninyo. Hindi ko kailangan ang paliwanag mo. Basta ilabas mo yung dalawang anak ko. Tapos. Oo. Dang. Okay, kapal. Sino ba sa kanila ibibigay sa akin? Bili ka.
Eh, pareho naman silang maganda eh. Bahala ka. Siya na lang siguro. Oo. Oh. Teka. Nakakalimutan ka yata eh. Oo nga pa lang. Sandali lang. Okay. Ito. Bilangin mo kung gusto mo. Andiyan na rin yung pinag-usapan nating adoption paper. Oo. Oh, hindi na. Tiwala naman ako sa'yo. Basta, ito man napili mo? Oo. Oh. Bahala ka na sa kanya. Ano, iuwi ko na ito. Sige. Basta ituring mo na lang siyang anak. Masan. Bakit siya namatay? Ano suglusog ng anak ko? Paano siya namatay? Nangyayari mong buhay ito. Sino ba may gusto mong matay yung bata? Eh, may sakit na, ano magagawa natin? Alam ko may sakit yung bata, hindi ko na nga pinaalam sa'yo. Dahil alam ko po, problemahin pa, wala tayong pambili ng gamot. Eh, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin para meron sana akong nagawang paraan? Punyeta, pwede ba tumigil ka na? Baka sabihin na naman ng kapitbahay, binabanatan na naman kita dahil kapatangan na po pala. Baka naman gusto mong masaktan talaga. Nasaan na yung bata? Nasaan na yan ako? Pinalibing ko! Pinalibing mo kahit hindi ko alam! Ako! Ano gusto mo? Iuwi ko dito? Ipaworol natin? Kasos lang yun! Ano ba magagawa natin? Patayin yung bata! Itigil mo na yung kakatungal mo! Naaborito na ako, Susan! Naaborito na ako! Hoy! Tatandaan mo to, ha? Huwag na huwag kang gagawa ng desisyon. Wala akong alam pala. Tigil mo na yung kakatuhan mo. Ako sa'yo. Pagdasal mo na lang kaluluwa ng anak mo. Nieta. Kikita, baby ko. Ay, nag-aalim. Naalala ko tuloy nung araw. Ang mama mo, kapapanganak lang sa iyo, eh nilalaro ka na agad. Kaya ganyan-ganyan. Baka masobrahan yung bata. Nanay Binay, kayo pupuyatin yan. Ako, hindi na bali ako. Huwag lang si Almira at hanggang ngayon eh, parang humihingal pa. Nanay Binay naman. Baka mamaya, pabilikin na naman ako sa ospital ni Amante. Akala kasi niya, doon lang ako gagaling. Eh, mabuti pa, Nanay Binay, ayusin niyo muna yung crib ng bata. Isusunod ko na lang siya sa inyo. Ah, o sige, mabuti pa nga. Kaya lang, huwag niyo masyadong lalaruin at baka lumungan. Oho, hindi na ho. Bye-bye, baby! Ano ba nangyari? Akala ko ba may sakit tong bata? Eh, hindi naman grabe yung sipon. Nakita mo naman, masigla. Kaya, yeah, iniwi ko na kaagad. Ewan ko ba, parang may iba akong napapansin sa batang to eh. Bakit? Ano ba napapansin mo? Ewan ko, para bang meron yata nag-iba sa mukha niya. Ewan ko, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko ngayon eh. Kalang siguro na nangihina ka pa. Kaya wala ka sa mood. Ano naman mababago dyan sa bata? Ako, hindi ka sisipot eh. Para ka nagtampo sa bigas na. Sayang yung grasya, bibigay ko sa'yo. Hoy! Pulutan naman, ano ba? Bakit? Ipahit-pahit mo, buta pa. Mamumunga na kami ng ginagawa mo. Kajak. Sandali na ito, boss. Niluluto lang. Ha? Nakapagbenta ka ba? Babaw mo naman.
Pagbibenta lang ba pwede magkakwarta? Oh. Sa'yo lahat yan. Pinangao ko sa'yo yan. Ayan ha. Ako, tumutupad ako sa pangako. Hindi ako katulad mo. Akin lahat ko. Ha? Wow, alright! Alright, pare. Hindi lang hanggang dyan ang kaligayahan mo. Mag-good time tayo. Lalabas tayo. Alright, man! Saan naman tayo pupunta? Magsasawa ka. Uminom ka ng alak hanggat kaya mo. Alis tayo dito. Ito, gusto ko. Aling nena! Basta na lang ginawa niya yun na hindi man lang sinabi sa akin. Bakit? Siya lang ba ang may karapatan? Anak ko rin yun eh. Eh baka naman aburido lang si Gary kaya nakakapag-desisyon na hindi ka man lang kinukonsulta. Aburido ba naman yung hayo nasa tindahan ni na Aling Nena at nag-e-enjoy sa pag-inom ng ala? Ang sabihin mo talagang walang puso yung lalaking yan. Kung ano yung maisipan, sige lang na sige kahit sino ang maapakan at masaktan. CG, nandun na yun eh. May magagawa pa ba tayo kung naipalibinan niya yung bata? Eh kung ako tatanungin ninyo, ang dapat nating bigyan ng atensyon ngayon, eh yung natira. Ang patay, para sa patay. Yung buhay, ang dapat nating buhayin. Ang sa akin na may iba, iyang si Gary ang dapat na mamatay at hindi na karapat-dapat na buhayin pa. Ewan ko nga ba, habang tumatagal ay lalo lang akong nagngingit-ngit at nahahive na dyan sa asawa mo. Wala namang ibang pagmamalaki kundi yung kanyang kagwapuhan. Che! CG, ako na humingi ng pasensya sa ugali ng asawa ko. Tulungan niyo na lang ako na maituwid yung masama niyang ugali. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na magbabago pa siya. Isa pa, hindi ko na siya may tatakwil. Ama siya ng aking anak. Si Amante Del Valle. Sino to? Ha? Anong kaso? Oo, darating ako riyan. Salamat din, ha? Amante, sino na? Si attorney. Bakit? Ano itong kailangan niya? Eh, tumawag si Gary at humihiling ng tulong. Dinampot daw ng mga pulis. Si Gary? Personal lang humihingi ng tulong sa'yo? Nakakagulat naman yata yan. Huwag kailan lang sumasama ng bantaya sa atin. Tapos ngayon siya pa ang personal na humihingi ng pabor? Bakit? Kailan pa ba kayo naging
magkagaanan ng dugo. Tsaka, ano ba yung personal na paborang ginawa mo para sa kanya?